Magandang araw mga katols, no? At sa mga bago nating viewers dyan, pasensya na kayo at paminsan-minsan lang ako nag-upload, no, ng video, no? Kasi busy sa trabaho. So sa araw na ito, gumawa pala ako ng video na kung ano ang pangsyon ng ating cooling system sa ating makina, kasi maraming concern ng mga kabayan din na nagtatanong, mga customer ko dito, na ano ba daw yung dahilan ba't nag-overheat yung sasakyan nila, eh okay naman daw. So mahirap kasi i-explain pag walang video. So sa video na to, papakita ko sa inyo kung ano yung function, kung paano gumagana yung ating cooling system sa ating makina, kasi malaga yung cooling system sa makina natin para ma-maintain natin yung normal temperature na ating makina para hindi mag-overheat. So bago natin simulan yan, humingi ako sa inyo ng kunting suporta na please subscribe to my YouTube channel, Toto Bricks. Huwag kalimutan mag-bell all para updated kayo sa ating video pag nag-upload tayo ng video. Mag-like at i-share kung nagustuhan nyo yung video yung mapanood nyo. So, maraming salamat at sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. So, simulan na natin at sana makatulong to yung mixing video na to para at least may idea kayo sa sasakyan nyo kung ano yung function ng ating cooling system sa ating makina na malaga talaga. So let's do it. So, ayun na nga mga katols, no. A car engine is basically an internal combustion engine where power is generated through expansion of high temperature and high pressure gases. A lot of heat is generated to the combustion gas and the friction of mechanical parts. For sustained operation, this excess heat should be removed from the engine and keep the operating temperature. Yan. So, cooling system parts. Ano ba yung mga involved sa ating cooling system ng makina? So first, water pump. Second, radiator. Third, thermostat. Fourth, coolant temperature sensor. Five, coolant anti-freeze. Last, water. Yun po yung lagay natin sa ating radiator, coolant o tubig. So, water pump. So, ano ba yung water pump? Water pump is the heart of the cooling system which pumps the coolant. It consists of an impeller, a pulley flange, and an O-ring. The impeller is driven by the engine drive belt through a pulley. So, nandrive siya ng drive belt mula sa crankshaft papunta doon sa ating water pump para umikot siya. Radiator. So, ano ba yung trabaho ng radiator? The radiator is a heat exchanger used to transfer the excess heat developed by engine to the atmosphere. The radiator is having an inlet port, outlet port, and a drain plug.
Arajito Pressure Cup. The Arajito Pressure Cup plays a vital role in the cooling system, which will be explained later. Yun. So, thermostat. Ano ba yung function ng thermostat sa ating cooling system? The thermostat is a valve which regulates the flow of the coolant, helps to maintain the proper operating temperature for the engine. The thermostat consists of a frame, charge cylinder, main valve, main spring, bypass valve, and secondary spring. So yan, pagkikita ko sa inyo, coolant temperature sensor, kung anong trabaho naman ng coolant temperature sensor natin sa ating sasakyan. The coolant temperature sensor is used to monitor the engine temperature. So ibig sabihin siya nagmumonitor ng ating temperature sa makina. The ECU will use this data to manage fuel injection and injection time. Some engines have more than one coolant temperature sensor. So, yung ibang sasakyan, hindi lang isa yung coolant temperature. Minsan dalawa, tatlo. The data is also used to control the radiator fan and to update the temperature gauge on the driver console. The coolant temperature sensor consists of a sensing probe and an electrical connector. Yan, yung sensing probe, yan yung nagsisense ng init sa ating makina. Most coolant temperature sensors are negative temperature coefficient type, which means as the temperature increases, the resistance will decrease. Tumaas yung temperature, mababa naman yung resistance. The CTS can be a 2-pin type or a 3-pin type depending on the make of the vehicle. Yung minsan kasi yung sensor natin, coolant temperature sensor, minsan 3-pin yan yung connector, minsan dalawa naman, depende yan sa ano, design ng sasakyan. So paano ba yung working nito ng ating cooling system parts sa ating makina? So the pistons are contained inside the engine block, in which each of them will function. So makina natin, piston. Above the engine block comes the head gasket, which provides sealing between engine block and engine head. Yan, yung head gasket na yan, pag nag-overheat yung sasakyan nyo, yan ang talagang papalitan nyo, yung head gasket. Yung head gasket, it avoids compression leaks and oil or coolant leaks into the cylinders. Above that comes the engine head. The engine is having a safe passage through which the coolant can flow without entering into the cylinder or mixing up with the oil. So separate yan. Yung may passage yung coolant natin at yung ating oil packet sa taas. So pagka minsan nag-overheat, may problema yung gasket nyo, halo yung oil nyo tsaka yung tubig nyo, dahil nga ang problema dun sa head gasket natin, nagli-leak. So let's put the parts one by one and see how it works. So dito nyo makikita yung function kung paano ba gumagana yung water pump natin. The water pumps the coolant throughout the system will
with the help of the radial impeller. Yan. Yan. It is driven by the engine itself using a serpentine belt. Yan. Yan drive ito ng belt mula sa crankshaft papunta doon sa ating water pump. The serpentine belt also drives the power steering pump, alternator, AC compressor. Pero siyempre ipinapakita lang natin dito yung nakakabit sa ano, water pump lang kasi cooling system yung pinag-uusapan natin eh. Pero nakakabit din dyan sa crankshaft mismo pulley yung alternator natin, mga ibang accessories ng ating sakyan. Tulad to bypass, nakakabit doon sa ating water pump, thermostat housing. Yan. Yung thermostat natin mismo. Yan, makikita nyo mamaya kung ano yung function yan. Yung radiator natin. Radiator fan. Lower radiator hose, yan. Yan lang yung function, yan yung nakabitan niya. Tapos yung ating water pump outlet mula sa makina papunta sa water pump. Upper radiator hose, yun, mula sa makina sa water pump sa ating thermostat housing papunta dun sa radiator. Tapos coolant inspection tank. Expansion bleed hose. Yun. Overflow hose. Yan, baga overflow. So, titingnan nyo kung ano yung function. Yan. So, the thermostat is actually a valve which regulates the flow of the coolant. So, dyan dumadaan yung tubig natin, yung coolant natin, papunta doon sa radiator, pabalik naman sa makina. It will always be covered in the coolant so that the temperature can be sensed. Let's start the operation from a cold engine. Yun, pag malamig, ganyan yung ano niya sa ating thermostat. Ganyan. Bypass valve open on cold. Recirculate to engine. Yan. Papasok sa thermostat, babalik sa ating makina. Pag malamig pa siya. Yan, nakita nyo yung flow. Yan, ikot na yan mula sa makina, papunta sa ating water pump, pabalik naman dun sa ating thermostat. Ikot lang yan. Eventually, the coolant temperature increase by absorbing the heat from the engine. So, minsan kasi mahirap mag-explain na walang video. Mas maganda ito na at least makita nyo kung ano talaga yung function. Huwag kayong magtaka kung bakit nag-overheat. Either may problema yung thermostat nyo, may leak yung mga hose nyo, yung ating radiator may leak, o yung pan natin hindi gumagana. Yan. This allows the cold coolant from radiator flow to the engine side and the hot coolant from engine side to the radiator. Paikot lang yan yung ating tubig sa makina pupunta sa radiator. In the most cars, the coolant temperature sensor is located near the thermostat housing. Yun. So, yun mga katos, no. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon, no. Kung ano yung function ng ating cooling system sa ating makina. At ano yung mga dahilan ba't nag-overheat yung sasakyan natin. Una-una, either palitin na yung ating thermostat. Yan, nag-overheat, nag-stack close na siya o stack open. O yung ating water pump hindi gumagana. Kaya yung tubig natin sobrang init doon sa loob ng makina kasi wala nagsi-circulate, hindi na nagsi-circulate. O either yung pan natin hindi gumagana. Yung radiator pan may problema yung takip ng ating radiator.
mailik yung radiator natin, yung mga hose natin, bypass hose, lahat ng mga hose natin sa cooling system, baka may mga leak. Kaya mas mainam na bago kayo sumakay sa sasakyan nyo, i-check nyo lagi, unang-una, tubig, saka yung langis. Yan ang malaga sa lahat. Para maiwasan natin yung overheating. Kasi napakamahal ng labor pag na-overheat yung sasakyan mo at ipaayos mo. Masakit yung labor talaga sa totoo lang. Saka yung oras mo para magpaayos ng sasakyan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng video na to. Sana may natutunan kayo kahit na kunti lang. So ingat kayo lagi. Sa ulitin, kung may mga suggestion man kayo sa video na to, mag-comment lang kayo. At sa mga bago nating mga viewers dyan na hindi pa nakasubscribe, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, tapos share yung ating video at mag-comment. So ingat kayo lagi. God bless. At keep safe tayong lahat. Mabuhay tayo.